So, good morning mga kapigmates. So, ang ibablog natin ngayon about sa solar. Kasi yung solar natin ay sira na yung battery. So, yung battery natin ay sak grid sun. Tapos, sira na naman siya pero nagagamit pa naman mga sir, mga ma'am, mga kapigmates. So, ang bibigay natin tip ngayon, kung sakasakaling maranasan nyo na masira yung battery nyo na gamit sa solar nyo, hanggat wala pa kayong battery, ay pwede nyo pa rin po magamit. So, paano po magagamit natin kahit sira na yung battery? So, punta tayo dito sa loob. Ito yung sa... Punta tayo sa loob ng bahay. So... So, dito tayo. Ito yung battery na natin na nasira. Ito nga pala yung ano... Ito yung battery na... Ito yung battery natin na sira na 180Ah na sak grid sun. Ang sira niya ay battery. Kung mapapansin nyo, ito yung breaker natin sa solar. Pag pinatay natin siya, ayun yung ano ah. Pag pinatay natin siya, automatic siya na bababa na ang kusa. Tapos buksan pa natin ang ilaw. So yan, base niya bumaba. Yan po ibig sabihin po niyan, sira na yung battery natin. So patay natin ang ilaw. So, ganyan po kabilis mag-drain ang battery to. Bale, ano yung capacity niya naman na nasa required na 2 years ay naabot niya naman. Umabot naman to sa atin ng 2 years kaya okay lang. Tapos, ito, pwede natin siya magamit kahit sira na yung battery natin basta may solar tayo. Yan, so magcha-charge naman siya. So, wait lang natin, magcha-charge din yan. Yan, unti-unti siyang tumas. So, mabilis din siya mag-charge. So, ang problema lang sa kanya, pag nag-load tayo ng kahit ano, mabilis siya mag-drain. Pero, magagamit natin siya, kunwari ganyan, nag-charge siya, pwede pa rin tayo mag-charge ng cellphone, ng power bank. Ito, kagaya ng power bank natin, pwede pa rin natin siyang i-charge. So, yan, ito yung power bank natin. So, yan, nag-charge pa rin po siya, charging pa rin siya, mapapansin nyo. Yan po yung para natin para kahit sira na yung battery nyo, magagamit nyo pa rin yung solar nyo kahit habang naghihintay pala kayo ng battery. So, may battery na tayo dito. Ito yung battery natin. So, ito yung nire-request ng iba na i-review ko raw yung sa ano. Ito po yung blue carbon. 100Ah lang po ito. Dito naman sa isang to. 180Ah po to. Titingnan natin kung gaano kaganda tong blue carbon na to kasi maraming review na napakaganda raw tong blue carbon na to. Sa next vlog natin, ma'am, i-unbox natin to kung gaano kaganda tong battery to at susubukan na rin natin. So, sa ngayon, to lang muna yung sa paggamit natin ng ano ng solar setup na sira ang battery. So, bali ngayon, isang linggo rin kami nag-test, may higit isang linggo na wala kaming kuryente sa gabi. So, umaga lang namin napapakanabangan, pero may binili tayo ditong ilaw na, may ilaw po kami dito mga kapigmate na discharge lang siya. So, hanapin natin yung ilaw na yon. Nandito lang yun. Ah, nandito pala. So, ito pala yung, ito pala. So, ito pala yung ilaw natin mga kaibigan. So, ito yung ilaw natin na discharge siya. Ito yung na-vlog na natin nung nakaraan na 12 volts siya, 35 watts. Di-charge lang siya. Ito, pwedeng i-charge to sa ano solar panel nyo kahit sira na yung setup nyo, sira na yung battery nyo. Pwede kayo mag-charge sa umaga ng mga gantong ilaw. In case lang naman na wala pa kayong pamalit na battery. Kagaya ko, medyo naghintay pa tayo ng kulang isang linggo gawa ng battery to nung in-order natin. Yan. So, hanggang dito lang muna. Tapos, mamaya i-vlog natin ang pagsisetup. Ayun, tip nga pala natin sa pagsisetup nito mga kaibigan. Magre-rewiring muna tayo. Tanggalin muna natin yung mga wire. Tapos, basta ulitin lahat natin tong wire na to bago ikabit para mas okay yung setup natin. Kasi minsan, kagaya nito, may mga tanggal-tanggal na tong wire tayo. Kasi itong mga tanggal na to, dito to sa inverter mga kaibigan. Nung ramdam na kasi natin na sira na tong ano natin, battery natin, ang una kong tinanggal sa setup ay itong inverter. Kasi ito, kahit patay po siya, basta nakakonect sa battery, ay nagkukonsumo pa rin siya ng load ng battery. Kaya mas maganda, unahin yung tanggalin to. Tapos ito, yan, sabihin natin yung ilaw natin.
Okay pa rin naman siya sa umaga, pero pagdating ng gabi wala na. So, yun lang muna mga ka-solar ang setup natin. Tapos, next na vlog natin dito na sa Lipo 4. So, hanggang dito na lang. Ito nga pala si Jan Jerry Alto.